tuwing nag-flashback lang sa akin lahat. Kaya ako naiiyak, sorry. Hello mga Beshi Gals! Welcome back to my channel! Sa mga bago pa lang dito, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And don't forget to ring the notification bell so that you'll be updated on my next videos. Yon! So, napaka-exciting ng ating topic for this video. Hingan muna tayo ng malalim. At ito ay bigla ang vlog lamang. Hindi ko to plinano. Itong topic na to, hindi to kasali sa listahan ko. Gusto ko lang siyang gawin. Gusto ko lang i-share yung mga lessons na natutunan ko sa buhay lately. Yan. So, ayun nga. Nabasa niyo naman sa ating thumbnail at sa ating title. Paano ba maiwasan na magkaroon ng failed relationship? Nasa relasyon na naman tayo. Nasa usapang love na naman tayo. Yes. Kasi meron akong gustong i-share sa inyo na pwedeng hindi ko pa siyata nababanggit doon sa mga past videos ko about sa mga relationships or love talks, mga ganun. If gusto nyo pang manood ng mga relationship videos, mga ganung topic, mga about love na topic, meron po ako. Punta lang kayo sa aking channel, playlist, and then dun sa talk. Hanap nyo yung talk. Yun, doon. Kasi, yun nga, parang nasabi ko na dati, sa mga nakakilala sa akin, mahilig talaga ako dito. Yung magsabi ng advice. Gusto ko kasi na, yung mga... Gustong-gusto ko kasi na yung mga natututunan ko sa buhay, yan, nasi-share ko din sa ibang tao. Kasi alam mo yun, parang dun sa pain na naramdaman mo, hindi ako umiiyak kasi nasasaktan ako or what. Alam mo yun, parang tuwing ano lang kasi, tuwing nagwa-flashback lang sa akin lahat ng mga nangyari sa buhay. Ba naman yan? Nagwa-vlog kami. Wait lang guys, sorry. Tuwing nagwa-flashback kasi sa akin, lahat ng mga nangyari sa buhay ko, every time na nagsasabi ako ng advice, or, syempre pag nag-a-advise ka, nagre-reminis ka din ng mga past, yung mga nangyaring failure sa buhay mo before, ano yung mga natutunan mo, syempre naiisip mo rin yung mga pain in the past, something like that. So ako, ngayon, na naiisip ko lang lahat yon, medyo, parang nag-flashback lang lahat, kaya ako naiiyak, sorry. Drama ko, hey guys. Hindi to para sa views, guys. Sobrang gusto ko lang magsalita. Wala lang. Gusto ko lang magkausap. Gusto ko lang magkausap kasi... Hindi ako makapal... Gusto ko lang nakausap kasi... Dito, syempre, limited lang yung friends. Family. Hindi ako makasyadong makapag-open sa kanila, sa mga tao na nandito. Pero actually, malalayo din kasi mga friends ko. Ayoko naman na nagdadrama ako sa kanila. Baka sayang yung oras nila sa akin. Tsaka nahihiya din ako. Kasi, nahihiya din ako sa kanila kasi. Kasi minsan, pinagsasabihan nila ako. Tapos hindi ako nakikinig kasi pakiramdam ko tama yung mga desisyon ko. Nalulungkot lang ako kasi parang bakit lagi akong dumarating sa point na akala ko na sasagot na yung prayers ko. Diba? Dumarating tayo sa point na parang may mga pinag-pray tayo, mga bagay. Tapos, bigla akala natin yun na yung sagot sa prayers natin. Tapos umaasa tayo. Na yun. Hindi na tayo masasaktan. Kasi diba pag nasa tamang landas ka, sabi nila, magiging masaya ka. Pero bakit minsan, hindi naman ganun? Paano ba kasi natin malalaman na yun na yung sagot sa prayers natin? Paano ba natin malalaman na
na yun na yung gusto ni God para sa atin. So, may hindi na alam, Christian ako, naniniwala ako sa Panginoon. Naniniwala ako na may mga bagay na dapat talagang ipanalangin. At sa bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay, naniniwala ako na dapat hinihingi natin yung guidance ng Panginoon. Hanggang ngayon pa rin naman, kahit na sobrang daming failures na nangyayari sa buhay ko, dahil sa pakiramdam ko, yun na yung sagot, kaya yun yung pinipili kong daan. Pakiramdam ko, yun na yung makakabuti para sa akin, yun na yung sagot sa mga prayers ko, kaya yun yung sinundan ko, pero nag-fail. Kahit sobrang dami ko nang naranasan ganun, naniniwala pa rin ako na lahat ng bagay dapat pinagpipray natin. Kailangan pa rin natin magtiwala sa Panginoon. Kasi until now, naniniwala pa rin ako na lahat ng nangyayari sa buhay natin may purpose. Kasi sa bawat pain na naramdaman ko, sa bawat asa ko na yun na yung sagot sa prayers ko, pero hindi pala. Kahit nag-fail siya, kahit nakakaramdam pa rin ako ng pain after that. Kahit minsan hindi ko na maintindihan kung ano ba yung plano para sa akin. Ano ba kasi yung purpose ko dito sa mundo? Ano ba yung magiging future ko? Minsan hindi ko na maintindihan kung anong daan yung tatahakin ko. Family, career, mga trabaho, work, sa kung saan man. Lalo na dito sa Thailand. Ilang beses ako nakaramdam ng pain. Ilang beses kong question yung sarili ko. Na bakit ganito ako, ganyan. Ang dami kong failures. Na pinagpipray ko naman lagi. Pero, ganun pa din. So. Tapos, sa lang. Ganun din. Lagi din failed. Hindi ko alam kung ano yung mga pagkukulang ko. Minsan alam ko, aware ako sa mga pagkukulang ko. Aware ako dun sa mga bad choices. Pero dun sa mga choices na alam kong pinanalangin ko yun, naramdaman kong parang tama talaga. Pero nag-fail. Yun yung mga bagay na hindi ko maintindihan. Pero hindi pa naman ako dumarating sa point na parang kinamumuhian ko rin yung Panginoon. Minsan lang, nagpipray ako. Tapos, tinatanong ko siya na parang, Lord, bakit ganun? Akala ko ba, yun na yung sagot mo sa prayers ko? Nang labo-labo mo naman. Sinasabi ko talaga yan. Pag nagpipray ako sa kanya, parang ko siyang kinakausap na, like, a father or a friend. Nang labo-labo mo naman. Parang yun naman na yung pinagpray ko. Parang, nandun na yung mga signs. Oo, naniniwala ako sa signs. Kasi nagpipray ako sa kanya, Lord, gusto ko ng ganito, ganyan. Ito yung sign, ha? Pag pinakita mo to sa akin, ibig sabihin yun yung gusto mo para sa akin. Kasi minsan, ang hirap naman kasi, aminin na natin yun. Mahirap talagang isipin na, ito ba yung talagang gusto ng Panginoon for me? Alin dito? Alam mo, ang hirap pumili ng daan, ang hirap pumili ng choice. Kasi hindi mo sure kung yun na ba yung tama. Minsan, hindi tayo aware na nadidisave lang tayo ng puso natin, tsaka ng isip natin. Kaya alam mo yun, kahit na nag-pray tayo, nangyayari pa din yun. Nadidisave pa rin tayo ng isip at saka ng puso natin. So, kailangan maging aware talaga tayo sa mga bagay na yun. Pero alam nyo kung ano yung talagang natutunan ko ngayon. Kahit na meron na naman akong pinag-pray, sobrang pinag-pray ko to. Tagal-tagal. Ilang taon. Inantay ko talaga to. May mga nireject ako. May mga tinalikuran ako. Kasi inaantay ko talaga yung tama. Naantay ko yung ibibigay ni God sa akin. Kasi yun naman ang gusto natin, di ba? Gusto natin yung bigay ni God sa atin. Kasi alam natin, pag bigay ni God, magiging masaya tayo. It will be, hindi man perfect, pero almost perfect. Malalesan yung pain. May mga pains man tayo mararamdaman, hindi masyado. Tapos, yun na talaga yun. Pahabang buhay, kumbaga, magkabigay ni God. Pero sa bagay, may bigay naman si God na parang bibigay lang niya sa atin. Alam mo yun, turuan lang tayo ng lesson for the future. Lesson na magagamit natin in the future. Something like that.
Pero minsan, sobra namang daming lessons na inaaral ko dahil ko pa nag-doctorate. Sa sobrang dami kong experience na naranasan sa buhay. 25 pa lang naman ako, pero so, dahil ko na yung nag-doctorate. Sa sobrang daming lessons na natutunan ko sa buhay. Pero kahit adami ko na natutunan na lessons sa buhay, minsan yung mga ibang lessons, hindi ko marin i-apply, no? Ganun naman, di ba? Hindi lahat na natutunan nating lesson, na-apply din natin. Minsan bumabalik pa rin tayo dun sa mga bad choices natin. Kasi ha, dinidisip tayo ng utak pa ng puso natin. Puisit. Ay, sorry. Nakakatawa. Ano ba yan? Kapayak na iyak. Parang ewan. Hindi, okay lang ako, guys. Minsan, sarap umiyak ng ganito. Sa mga nanonood dito, alam ko naman konti lang makakalun dito eh. Pero sa inyo yung mga nanonood, thank you. Thank you sa pakikinig. Kasi, alam ko naman, yung kailangan ko kasi ngayon, kailangan ko nagkausap na makikinig lang. Yun. Wala akong makausap ngayon na makakaharap ko mismo. Magtawag naman kasi parang ang corny. Tatawag ka sa friend mo, tapos iiyak ka, ang corny. Balimbing ang tapong. So, kamera na lang. Kayo na lang kayo mga nanonood. Kayo na lang kakausapin ko. At least ha, ngayon, habang pinapanood dito, okay na ako. Okay na ako. Okay lang ako. Curious kayo, no? Bakit? Ano to? Wala lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit may mga bagay na nagfe-fail sa buhay natin. Marami tayong failures na nararanasan. Huwag sana tayong mawawalan din ng hope. Huwag tayong wakihina yung faith natin sa Panginoon. Kasi hindi niya tayo hahayaang masaktan just for nothing. And hindi niya tayo hahayaang masaktan na yung sakit na talaga na hindi natin kaya i-endure. Hayaan niya lang tayong masaktan na yung sakit lang na alam niyang kakayanin natin. Yun lang yun. Huwag sana tayong magtatanim ng sama ng loob sa kanya. Kasi these are just challenges in life. At kung nilalayo niya man tayo sa mga tao, ibig sabihin nun yung mga taong yun, hindi sila makakabuti para sa atin. Hindi tayo magiging masaya sa feeling nila. Tagal kong naging tahimik sa buhay. Masaya naman ako. Ginugulot niyo ako. Kakaloka kayo. Saya-saya ko dito dahil tahimik ng buhay ko. Nagugulo kayo ng buhay. Nakakaloka kayo. Yun lang. So yun, gusto ko lang i-advise sa inyo. Siguro dito magigets niyo na ako ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Corny-corny mo, girl. Tingyo, tumigil ka na nga. So yun, eto na. Gusto ko lang i-advise sa inyo na sa inyong mga nakapag ikaw ay single pa ngayon, enjoy it. Enjoy mo, please. Enjoy mo yan. Kasi naiingit lang tayo sa mga taong may kasama, sa mga taong, let's just say, may hindi na mahal. Kasi ang nakikita lang natin sa kanila yung masaya lang. Siyempre, makikita lang natin sila sa public, usually, di ba? Wherein, masaya sila. Sweet. Sana all. Alam mo yun? Mga friends natin, pag magkukwento yan, madalas, masaya lang sila. Alam mo naman ikwento nila yung nakakalungkot o kaya nakakainis na nangyayari sa relasyon nila. Siyempre, more on na ikukwento nila, masaya. Nakamustahin mo, kamusta relasyon nyo? Okay naman, masaya. Diba ganun? But in fact, ang dami nilang misunderstanding, ang dami sakit sa ulo and everything. Alam mo yun? Napapasana all tayo pagka nakikita natin yung ibang tao may minamahal. Pero hindi lang natin alam yung pain, yung struggle na nararanasan nila while in a relationship. Na minsan, naiisip din ng mga yan, sana all walang jowa. Yun, akala nyo lang talaga, masaya lang sila. Pero minsan, sa loob-loob nila, nagsasana all din sila. Sana all free. Sana all masaya. Walang pinoproblema. Ganyan, di ba? Hindi nyo lang alam. Ganon. Ang akin lang, before you enter into a relationship, kung gusto nyo ng healthy na relationship, at kung gusto nyo maiwasan yung
failure sa isang relasyon, kung gusto niyong maiwasang magkaroon ng failed relationship, kasi painful yun. Painful yung failed relationship. Kasi once na pumasok ka sa isang relasyon, magmamahal ka. At pag nag-fail yun, mababasag ka. Kaya masasaktan ka. Ganon. So, hindi talaga madali. Ako, 2 years akong nag-antay. Ako, more than two years ako nag-enjoy bilang mag-isa. Masaya ako, sobrang saya ako. Though minsan, meron yung mga times na nami-miss mo lang yung may I love you, good morning, good night, ingat ka ha, kumain ka na ba, something like that. Yung mga ganong linyahan, may nangangamusta sa'yo, may nakikare sa'yo, nakaka-miss yun. Of course, pero generally, me being single for almost 2 years, proud na ako dun kasi ang haba na nun. Para sa akin, ang haba na nun. Na naging single ako. Yun. Naging masaya ako, ang dami kong nagawa. Naging vlogger pa nga ako. Ayan, kaya kausap ko kayo ngayon. Alam mo yun, it's an achievement na din. With my 3,000 subscribers na niniwala sa akin. Charot! Hindi naman nanuduog. So, ang tagal kong nanahimik. Pero may mga taong kumakatok. Hindi ko na nga pinagbubuksan. Pero ang dami kasing sinasabi. Mga pakapakako. Masabi ko lang guys, before kayo pumasok sa isang relasyon, napaka-importanting bagay ito, no? Nakilalanin nyo ng mabuti yung magiging partner niyo. And, wag na wag nyong kakalimutan na ipakilala yung sarili nyo. Siguraduhin nyo na mamahalin nila kayo, not just because of what you are or what you have. Yes, what you are. What I mean is, like for example, yung tao na yun, gusto niya talaga ng someone na pareho sila ng religion, di ba? That's very common naman na gusto natin na maging partner. Kaedad niya lang, matangkad, gusto niya ng matangkad. Alam mo yun, sa mga physical, and siguro gusto niya ng someone na magaling sa instruments, something like that. So, once kasi, may mga tao kasi na once na nakita nila yung gusto nila sa, yung ini-imagine nilang gusto nilang maging partner, nakita nila sa tao na yun. Nakita nila dun sa isang tao. Liligawan na nila. Gugustuhin na nila. Feeling nila, mahal na nila yun. Pero, minamahal lang nila yung fact na siya nga ay kapareho sila ng religion, siya ay magaling sa instrument, siya ay matangkad. Yun lang yung minahal nila. Hindi yung minahal ka niya na ikaw talaga. Minahal ka, ikaw mismo. No? Hindi ganun. So, ang pangit kasi ng ganun. Lalo na pag nagmamadali, nahuhulog sa ganung style ng pagmamahalan. Minamahal nyo lang yung fact na ganito siya, ganyan. Sabi nga nila, pag mahal mo daw yung isang tao, hindi mo alam kung anong rason. Hindi mo talaga siya totally ma-explain kung bakit mo siya minahal. Parang medyo blur siya. Part na yon yung mga hinahanap mo sa isang tao, kung meron man sa kanya yon. Pero hindi mo masasabi na yun yung dahilan talaga kung bakit ka na in love sa kanya. Ganun yung sabi nila talagang pag in love ka sa isang tao. Sabi nila, and I think right now, totoo yun. Mahirap yung nagbabase tayo sa mga standards lang natin. Mahirap yung dun lang tayo tumitingin. Maganda yung genuine tayong talagang na-attach sa isang tao. So what I mean right now is that maganda siguro talaga na before ka makipagrelasyon sa isang tao, you build friendship first. You know each other first. Not just days, not just weeks, months. You have to know each other hanggang sa makilala nyo talaga yung isa't isa ng mabuti. It doesn't really require ng time, gaano kahabang time, yung pagkakakilanlan nyo sa isa't isa. But as long as alam mong kilalang kilala mo na siya, alam mong tanggap niya kung ano ka man, ano man yung mga bad decisions mo in the past, tanggap niya yon at tanggap mo yung mga bad decisions niya din in the past, yung kung sino talaga siya, ano yung status niya sa buhay, ano lang yung kaya niya. Tanggap niyo yung isa't isa, deeply, ha? Hindi yung mababaw lang, ay, okay lang yan, tanggap kita. Tanggap kita, pag nasa relasyon na kayo, tapos nagkakilanlan pa kayo deeper, hindi mo pala gusto yung style niya, hindi mo pala gusto yung pagkatao niya. So, yun yung tinutukoy ko, na kailangan nyong makilala ang isa't isa deeper bago maging kayo. Kasi, you know, relationship is very, hindi siya laro. Hindi siya yung basta lang
Makikipagrelasyon ka to know someone. Hindi ganun yun. Makikipagrelasyon ka kasi nagmamahal ka. Nagmamahal ka na. Yun dapat yung rason kung bakit ka makikipagrelasyon. And hindi porket feeling mo, hinahanap-hanap mo siya, feeling mo, importante na siya sa'yo, mahal mo na. Be careful kasi napaka-deceiving, inuulit ko, napaka-deceiving ng puso at ng utak minsan. Pero actually, yung utak minsan naiisip niya na mali, hindi pa. Pero yung puso minsan sabi niya, sige na, go na, push na. Yan, maging aware tayo dyan sa part na yan. Okay? Minsan din, maniwala tayo sa isip, no? Kasi yung puso minsan sinungaling. Sinungaling din naman yung isip minsan, pero at least, minsan, alam niya, pero tayo, pinipilit lang natin maging in denial. Like, alam naman natin mali, pero tinatama natin. Kasi yun yung, parang pakiramdam ko, mahal ko siya. So, like that. Napaka-babaw nun. So, akala ko before, alam ko na yung importance ng relationship. So, akala ko before, matured na talaga ako sa mga gatong bagay, pero hindi pa pala. So, yun yung mga natutunan ko lately, na parang, hindi pala ganun yun. Kailangan pala talaga ng getting to know each other's stage. Napaka-importante pala talaga nun. Hindi porket pinag-pray natin, yung sign nakita mo, feeling mo, yun na yung sagot sa prayers mo. Push mo na agad. Minsan, kahit na feeling mo, yun na yung sagot ni God sa prayers natin. Dapat kailangan pa rin natin maging aware. Let's evaluate. Tama na ba? Ready na ba? Tanggap na ba? Ano yung mga possible na conflicts na mangyayari inside the relationship kapag magiging kami na ngayon? Something like that. So, yun yung dapat isipin nyo. Kayong mga kabataan, gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag kayong ma-addict sa pain. Huwag kayong ma-addict sa pain. At huwag na huwag ninyong i-push yung mga sarili nyo sa mga bagay na alam nyong makakaramdam kayo ng pain. Kasi sisirain niya yung isip ninyo. Sisirain niya minsan yung paniniwala ninyo. Alam mo yun? Hindi porket sinasabi nila na yung mga pain, natututo ka, may mga lessons dyan, matututo ka sa buhay, mas magiging stronger ka. Hindi porket ganun yun. Ipupush mo na yung sarili mo sa pain. No. As long as you can avoid pain, do it. Avoid it. Bakit ka pa naman, bakit kailangan mo na magdanasin yung isang bagay para matuto? Kung pwede ka namang matuto sa experience ng mga ibang tao, makikita mo na lang yung pain nila. Dapat doon pa lang natatakot ka na. Doon pa lang napapaisip ka na. So sa inyong mga jowang-jowa dyan, ito, isang reason pa kaya ako ginawa to kasi alam ko ang daming jowang-jowa ngayon. Diyos ko, my gosh. Ang daming jowang-jowa sa inyo ngayon dahil Pasko. Nakakalungkot magpasko na walang jowa. Sure kayo? Hindi kaya? Bakit hindi kayo mag-focus sa friends ninyo? Alam niyo yung mga friends niyo, give importance to them. Huwag niyong gawing mindset na magiging masaya lang kayo pag meron kayong jowa. Kasi pag ganun yung mindset niyo, hindi talaga kayo magiging masaya. Dapat baguhin niyo yung mindset niyo. Kung gusto niyo maging masaya, yung mindset niyo yung baguhin niyo, hindi yung status niyo. Okay? Hindi yung kailangan ko magkaroon ng jowa para maging masaya ako. No. Hindi definition ng happiness yung pagkakaroon ng jowa. Promise. Hindi. Baka magsisi ka lang. Kailangan mo talaga pag-isipan. Lalo na pag ikaw ay bata-bata pa naman. Naku naman. Just enjoy being single. Explore yourself. Actually, marami kayong bagay na hindi magagawa pag may jowa na kayo. So ngayon na wala pa lang kayong jowa, you explore kung ano yung mga kaya ninyong gawin. Baka may mga kaya pa kayong gawin na magli-lead ng ikakaunlad nyo in the future. Kaya doon muna kayo mag-focus. Huwag muna sa jowa-jowa, okay? So, yun lang. Magiging masaya kayo kahit wala kayong jowa this Christmas Day and New Year's Day. At kung hahayaan nyo yung mga sarili ninyong maging masaya, you will be genuinely happy. Totoo yan. And pray for everything. Pero, pray and be wise pa rin on choosing. Don't just rely on the fact na pinag-pray ko naman. Kung ano yung magiging decision ko, yun na siguro yun. No. You pray and still be wise. Okay? Yun lang guys. Thank you so much for watching. Thank you sa pakikinig sa akin. And pasensya na kayo sa drama ko. Oo, masyado na nagiging emotional. Sorry na. So, thank you guys. Bye-bye.